hindi natin na-appreciate at napapasalamatan ang Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin araw-araw. Kung minsan sa dami ng biyayang tinanggap natin, tila baga kulang at kulang pa para makita natin how blessed we are. At kung minsan ngay sinisisi pa natin ng Diyos, meron ng magandang bahay, nakapagtapos ng pag-aaral, merong sasakyan, walang sakit, masaya ang pamilya. Pero bakit kulang at kulang pa rin? At hingi pa rin ng hingi ng labis sa pangangailangan sa Diyos. At pag hindi naibigay, sinisisi pa natin at nagtatampo pa tayo sa Diyos. That's how ungrateful we are before God. Yan pong ganyang karanasan, mga kapatid, ay siya rin kontekstong nasa likod ng unang pagbasa. Napakaswerte at napaka-bless ng bayang Israel sa pagpili ng Diyos bilang bayang hinirang. Pero ano ang iginanti ng bayang Israel? Ingratitude. Hindi nila nakita kung gaano sila kaswerte, kung gaano sila kapalad dahil minahal sila ng Diyos. Ano ang kanilang iginanti? Pagsuway at pagtalikod sa turo at aral ng Diyos. At ganyan-ganyan tayo bilang Kristiyano. Maraming beses, hindi natin na-appreciate ang pagiging Kristiyano natin at ang pagiging privilege natin bilang Kristiyano. Ang daming naghahangad na maranasan ang buhay ng Diyos. Pero ang palad natin, kasi tayo ang tinawag, tayo ang nabinyagan bilang Kristiyano. Maikwento ko lang po, nung isang araw, merong magulang na magpapabinyag, ang asawa ay foreigner at ang wife ay Filipino, dito sa parokya ng Pambansang Dambana. Nagkataon na merong mga requirement na hinihingi ang simbahan para siguraduhin itong mga bibinyagan na ito, ang bibinyagan nilang anak, ay ang mag-aakay sa kanila ay Kristiyano at alam ang pananampalataya. Hindi nakakomply itong magulang na ito. Bagamat hindi matter yung requirement na hinihingi, hindi pumayag yung magulang na hindi ako makausap. At nung makausap ko po, ang sabi niya sa Tagalog, "Father, alam ko po na napakahalaga ng binyag sa aking anak. Gusto kong maging Kristiyano ang aking anak. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi kayo nagsasabi ng yes." Siyempre, in-interview ko muna. Inalam ko kung may kahandaan ba ang magulang at yung essential requirements ay naibigay. Naibigay naman po. Kaya pumayag po ako na binyagan, not as a matter of rule or as a matter of general rule, but as an exception to the rule. Bakit? Sapagkat kitang-kita mo ang desire ng magulang at kitang-kita mo yung appreciation niya ng baptism. Kitang-kita mo kung papaano niya pinahahalagahan at pinasasalamatan ang pananampalatayang matatanggap ng kanyang anak.
taliwa sa marami sa atin. Kapitbahay na ang chapel, kapitbahay na ang simbahan, maglalakad lang ng few steps, tinatamad pang sumimba tuwing Linggo. Nandiyan na ang guide para makapag-rosaryo. Sama-sama ang mag-anak, walang drive. Alam niyo, pag tayo ay malayo sa Diyos, pag tayo ay hindi grateful sa Diyos, itong mga biyayang ganito ay nalayo mismo sa atin. At sa ating sariling disposisyon, ang nagdadala sa atin o ang ating sariling disposisyon ang nagdadala sa atin, papalayo sa Diyos. Kaya pag hindi nyo napapasalamatan ang biyaya, lalo na ng pakikilahok sa banal na misa, at hindi nyo nakikita how privileged you are to join the celebration of the Eucharist, something is wrong with our understanding of our baptism. Baka hindi natin na-appreciate and grateful tayo sa biyayang yan. Napakapalad natin kasi tayo ang tinawag. Napakapalad natin sapagkat tayo ang nakakalahok sa banal na pagdiriwang. Ang modelo natin dyan ay ang mahal na birhen. Kung tutuusin, yung ipinataw o yung inasum ng mahal na birhen na responsibilidad bilang ina ng Diyos ay napakabigat na pananagutan. Pero ano ang kanyang ibinalik? Gratitude. At ipinakita niya yon sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buong buhay sa Panginoong Jesus. At siya ang modelo natin ngayong umagang ito. Magpasalamat tayo sapagkat tayo ang nabigyan ng biyaya na makilala si Kristo sa pamamagitan ng simbahan. Ang daming naghahangad pero hindi nabigyan ng pagkakataon. Aattend lang ng banal na misa, inip na inip. Wala pang 30 minutes, nalabas na ng simbahan, naiinitan kasi nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi sanay makarinig ng pangaral ng pari. Ganyan ang mga taong hindi na-appreciate at napapasalamatan ang biyaya ng Diyos. Ganyan ang mga taong hindi nakikita how blessed they are bilang Kristiyano. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, salamin natin ang ating buhay sa buhay ng mahal na birhen na siyang naging modelo natin o na siyang sinusundan natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Magpasalamat tayo dahil tayo ang Kristiyano. Magpasalamat tayo dahil tinawag tayo sa biyayang ito. At samantalahin natin ang opportunity na ito para lumago tayo bilang tagasunod ni Kristo. Palaala sa atin ang leksyon na itinuturo ng bayang Israel. Katulad nila, or sana'y maiwasan natin na hindi sila tularan. Huwag tayong maging suwail katulad ng bayang Israel upang hindi natin kamtin ang parusang na ipataw sa kanila. Lagi nating tatandaan na ang lahat ng meron tayo ay biyaya na galing sa Diyos, lalo na ang ating pananampalataya at katulad ng mahal na birhen. Pasalamatan natin ang biyayang yan, ibalik ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging saksi ng ating pananampalataya.